Shoutout mga ka-steps, welcome back dito sa ating Munting channel. And today's video guys, I'm going to teach you how to get or how to request or order our Senomar online, or how to register Senomar or Certificate of No Marriage online. But of course, if ito yung unang pagkakataon na ikaw ay madalaw dito sa aking Munting Tahanan here at Housetops, huwag mo kalimutan mag-subscribe and hit that notification bell in order for you to be notified sa mga bagong videos na aking ipapalabas. So, ang una nyong gagawin guys is pumunta sa inyong mga browsers, and then on the URL box, type nyo lang yung psacerbilis.com.ph and then enter. And then sa kanilang website, may important notice. I-okay nyo lang yan, or you can read that guys, of course. And sa kanilang site, click here to request now. Pindutin nyo lang yun. And then lalabas yung terms and conditions. Just read that guys, it is regarding sa payment, refund, and cancellation, and everything. No, basahin nyo lang yan guys, medyo mahaba yan. But of course, ilang mahalagang nakapaloob dyan guys is yung payment nga as a local request. Yan ay 430 since ipapadeliver yung Senomar sa inyong bahay. And if you are not residing here in the Philippines, if you want to request your Senomar abroad, syempre, or kung nasa abroad kayo, that's $20, 20.30 no, per copy ng inyong Senomar. But of course, kung gusto niya namang dumulog o dumiretso no, doon sa PSA outlet, yan ay 210 lamang, 210 pesos na. But syempre, kung gusto natin ng mas convenient, hindi na tayo mapapagod na pumunta doon or bumiyahe pa, ay pwede na kayong magpa-deliver no, sa inyong mga bahay. But syempre yan ay 430 pesos. But, and kapag tapos nyo nang basahin yan guys, click nyo lang yung I accept. And pagka-click nyo nun guys, lalabas yung panibagong page, syempre. Yan naman ay yung tungkol sa contact and delivery information. Lagay nyo lang yun as you, as a requester, kung kayo magre-request ng Senomar. Lagay nyo yung inyong complete name and of course yung inyong complete address. No? Kasi since Senomar ang inyong kukunin, ay ikukuha niyo na rin ng copy yung inyong partner, no? So, kahit pangalan niyo na lang ang ilagay, or kung siya yung magre-request, pangalan niyo yung ilalagay niya kung sa kanila ipapadeliver yung Senomar dun sa inyong partner, ay yung address niya yung ating ilalagay dito. But, kung ikaw yung kukuha nung Senomar, or kung sa inyo dadalhin yung Senomar, address mo ang ilagay mo, and of course yung inyong complete details or information. So after nyan guys, tapos nyo na fill upan, i-click nyo lang yung next, and then lalabas yung information nyo. I-check nyo kung tama yung mga ilagay nyo, or kung hindi, pwede nyo siyang i-edit. Pero kung okay na, click nyo lang yung confirm. At pagkatapos nun guys, lalabas na yung panibagong page. So that's request na, or request summary. I-click nyo lang yung Senomar as yun yung kukunin nyo. Okay? So, pag-click nyo nung Senomar, lalabas yung pipil upan na form. Lagay nyo lang yung inyong complete details, yung pangalan nyo and pangalan ng inyong parents, no? And iba pang mga mahalagang information. And take note guys na yung delivery ng inyong Senomar ay maaaring ma-delay dahil nga sa nangyayari pa rin na pandemic as of now, no? So expect delays sa mga deliveries, no, ng inyong mga documents. Pagtapos nyo siyang fill upan guys, i-click nyo lang yung save kung sa tingin nyo okay na yung information na nilagay nyo. But syempre kailangan nyo siyang i-review
as yung panibagong message ay lalabas. Kung tama na, click nyo lang ulit yung confirm. At kung tapos nyo ng fill upan guys, or tapos na kayong mag-request ng inyong Senamar, i-click nyo lang yung submit, syempre, para ma-record yung inyong fill upan, no? Yung inyong information doon sa PSA database. Okay? So, after nun guys, ay no, doon na kayo sa pangalawang process, which is yung payment, no? Pwede kayong magbayad online din and any other outlets, no? Pwedeng through banks or kung saan kayo mas komportable or mas convenient na magbayad ng inyong PSA. Pwede guys sa mga bayad centers na available sa lugar nyo, pinakamalapit na branch ng mga bayad center sa inyong lugar. Pwedeng doon kayo magbayad. Or sabi ko nga, pwedeng online. Okay? So, after nun, kapag nakapagbayad na kayo, ay hintayin nyo na lang dumating sa bahay nyo or ipa-deliver sa bahay nyo yung Senamar. And then, okay na. Meron na kayong Senamar. So, ayan guys. Ganun lang kasimple or ganun lang kadali kumuha ng Senamar or Certificate of No Marriage online. I hope meron kayo natutunan sa video ko na to and nag-enjoy din kayo as well. And please leave a comment and like this video guys. And of course, share din sa mga gustong kumuha pa ng Senamar or any other documents, no? Ayun, thank you so much for watching. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe. And again, hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na papalabas. Thank you so much guys and bye!